good morning po sa inyo lahat at sa ating mga ka-copier online dyan, no? Okay, may live na naman po tayo ngayon. So, yan ha, idedemo po namin sa inyo yung basic operation lang nitong MP301. Yan. O, pasintabi na naman po sa ating mga viewers, no? Sa mga kapwa natin, technician dyan. So, yan, mga kasama nyo, si Sir Christian Madera. Yan, kasama ko ngayon. Bali, siya yung ating magiging bida of the year. Bida of the year, bida of the year. Okay, so, start na po natin, no? Ito po model natin is MP301 po. 30 copies per minute, single tray po siya with bypass and auto document feeder. Ayan po, digital po yung screen po nito, pwede niyong galaw-galawin ng ganyan. Ayan, kita niyo parang cellphone lang kalaki yung kanyang touchscreen. So ayan po yung panel niya, okay? So ayan, dito po yung scanner natin. So ayan, mapansin nyo. Pinower on natin, power on po niya dito sa bandang gilid ha. Ayan, on off. Makita nyo sa display natin, ayan, meron tayong copier, scanner, passimile, printer, and document server. Okay. So, ito is 5-in-1. So, okay. Sir, ilang voltahe ito, sir? Ang voltahe natin ay 220 volts para dito sa Rigcock Apicio MP301. Okay. So, tabletop lang po siya, ganyan lang po siya kaliit. Pag mga starting business po tayo, ayan, madalas po, ganyan lang kalit yung ginagamit natin pagka hindi pa naman tayo yung mga maramihan, no? Meron kasi tayo mga models na pang mid-volume copy. So, single tray lang din, sir? Oo, single tray lang po siya. Ayan, mapansin nyo. So, nilagyan na namin siya ng bond paper. Short and A4 po yung kasha dito, no? Short and A4 lang. So, kapag kami ipiprint po kayo, ipopotocopy kayo na dong, dito na po yun sa bypass. So, yung bypass natin, ayan, makita ninyo, hangat lang natin. Ito ay legal size or long. Ayan. Salang lang natin yan dyan. Tapos, ibaba natin yung lever. So, dito, ayan, pasok lang natin ito na maayos. Ayan. Naglagay kayo ng papel. Unahin muna natin, sir, yung tray, ha, para mas madali. Ayan. Pwede nyo tanggalin to kung A4 yung gagamitin ninyo. So, kung short lang naman, so, ayan, ilagay nyo na lang po ito bilang stopper. No? Stopper po yan. So, ibababa nyo lang po yan dyan. Pagka pinasok nyo po yan dun, so, tatasan siya dun sa loob. So, yan. Buksan natin po muna yung front para makita ninyo. Ito po yung sa toner natin. Yan. Iangat lang natin po siya. Then, press nyo lang po itong nasa ilalim. So, makita nyo yan yung toner natin. So, available po yung toner po nito sa amin. So, ayan po, makita nyo, MP301. Ayan, refillable yung toner po nito. So, balik na natin. Ayan. Ganito. Then, ipihit nyo lang pong konti para makasure na nakalock siya. So, ayan, balik na natin. Ayan. Puno pa yung laman ng ating toner. So, ayan po. Ito yung PCU natin, ha? Mamaya po, siguro, idedemo namin kung paano po pag-backlash nito. So, preview lang po muna tayo para ma-excite kayo, no? Oh, may mga teaser pa tayo. May mga features tayo. Ito po yung sa scanner natin. So, pindutin muna natin yung copier. For copier function, ayan, makita ninyo sa screen natin. May short, meron tayong long. Yung long natin is bypass, kaya siya nakalagay dyan. So, pag pinindut nyo po yung ganyan, lalabas talaga to. So, cancel muna natin. Dito muna tayo sa short. Pero bago tayo magpakopya, lagi ninyong tatandaan, magpiprint out muna tayo ng counter. Pindutin nyo po ito. Ayan. Makita ninyo, wala dyan yung counter. So, press down po tayo dito sa screen. Ayan, nandito na. Nakita na natin yung counter. Print, counter. Counter list. Pagka lumabas yan, to print the counter list, press start key. Ito yung start key natin, yung medyo nagbu-blue na nag-green. Ayan. So, lalabas na siya kaagad. So, ito na po yung counter natin, no? Ganyan po kalinis yung kopya niyan. Oh. Yan. So, yan po yung paraan para makita natin yung counter ng ating makina. Lagi niyong tatandaan, kailangan natin yan, no? So, yan. Exit na natin siya. So, meron ako ditong plain or siguro ito na lang. O, sample natin to. Yan. May kulay siya, di ba? Okay. Lalapat nyo lang po yan dito. Kopya na po tayo, ha? Ayan.
Oh, so parang sakto lang siya dito, no? Hanggang 14 ang size natin. So yung nasa bypass natin is 14. So legal or LGL talaga siya. So bababa natin 'to. Dahil short lang po 'yon, pipindutin natin dito is short. Dito lang po or copies dito. Halimbawa, 5 kopya, lalabas po yung quantity diyan. Tapos pag nag-start po tayo, start, makita nyo yung original is isa, tapos yung copy, ayan, dadagdag siya. Diyan niya nakikita kung ilan na yung nakokopya niya. Ayan. So, ito. Okay, ito yung naging kopya ng ating, ayan. Ayan, okay na. Nagbabalik okay. Na po tayo. Okay, nagbabalik po tayo, no? So, ayan po talaga ang pinaka-problema namin pag nagla-live kami, no? Walan po kami ng wifi. So, ayan na. So, bigla siya naging A4, no? Pansinin nyo, yung long natin is naging A4. Okay lang po yan. Kasi pagka pinindot nyo po naman po yan, so, pwede nyo pong i-set yung paper size po nito. Pindutin nyo lang po siya. Ngayon, mayroon siya mga regular size. Hanapin lang natin yung 18.5 by 13. So, kung 14 po yung size ng long ninyo, is ito po yung pipindutin nyo. So, 13 lang po tayo. 18.5 by 13, then press natin yung okay dito. Then, okay nyo lang po yan. Ayan na po, 18.5 by 13 na po siya. Yun po yung bypass natin. So, dahil isa lang po yung tray nito, short or A4, then doon na po yung bypass or A4. So, ayan. Set natin ng dalawang kopya. Pipindutin yung dalawang kopya. Makita nyo, quantity is 2. Yan, original. Pag nag-scan tayo, ayan. Ayan, nakalagay siya. Make sure the device orientation prep properly match. Okay? So, exit nyo lang po yan. Ayan. Start lang natin. Ayan, magpiprint na po yan. So, ayan. Dalawa lang naman yung sinet natin dyan sa long. So, ito na siya. So, may space siya dito dahil ang nasa kopya natin is, ayan po, hanggang dito lang siya. So, kaya siya kahaba. Ayan. Sorry, A4 pala itong ano natin. Band paper. Alakulong. Ayan. So, okay na? Okay. So, dito naman tayo. Napansinin nyo, ito is auto document feeder. Ayan. So, ito. Kahit anong size ilagay nyo dito. Pwede sa maliit. A5, B5, A4, or long. Lagay natin to. Salang lang natin yung papel dyan. Ito, pag tumunog siya, ibig sabihin yun, gagana yun. So, gagamitin natin yung short natin. So, balik ulit tayo dito. Makita nyo, may quantity pa rin naka, ano doon. So, kung gusto nyo po na ma-clear po yan, halimbawa, may mali-mali kayo na napindot dyan. Alam mo, pinindot. Ito po yung clear modes natin. So, wala siyang label dito sa panel, no? Ayan, clear modes. So, pinindot natin siya, babalik siya dun sa default settings. So, iset na lang natin ng short. Then, nandito po sa side na to, mapansin ninyo yung density niya. Pwede natin i-light. Pwede natin siyang i-mas dark pa. So, ang suggestion ko lang po, kapag ka medyo dark naman po yung inyong original, or yung kagaya nito, yung kukopyahin natin, kung medyo dark naman po yan, para makatipid po kayo sa toner, i-light na lang po ninyo. Kasi di naman po masyadong mababawasan yung ano nun. So, kapag nag-photocopy po tayo ng dark, mas magiging dark pa po yan eh. So, pag binaba natin yung ano, yung density ng ating dark original, magiging pantay pa rin yung kopya niya. Hindi masyadong maitim, hindi masyadong light. So, start na lang natin, yan. Makita niyo dito sa taas, yan. Hugutin niya po yan, dire-diretso yan. Ganyan po kabilis ang ating MP301. So, makita ninyo, ayan yung original, yung kinopya natin. So, sinagad ko siya ng hanggang level 2. So, tignan nyo po, no? Kita pa rin, basa pa rin po yan, ayan. Pero, naka-light na po siya, no? Eh, kung naka-normal po tayo, mas magiging dark pa po itong original, yung ating kukopyahin. Diba? So, next natin, next function. Sige, ito na lang. Ito na lang ulit. Ayan, lagay natin siya dito.
Pwede rin naman po natin gamitin yung dito sa scanner. Pwede rin naman po dito. So dito kasi is mapapadali. Kung halimbawa gusto nyo muna magkape pagka ano, pagka naisalang nyo na, ayan, pwede po kayo dyan. Dito nyo gagamitin. Lagay nyo po yung papel nyo dyan. So babak-tabak po natin to, no. Meron tayong dalawang option dito. E dito sa isang ano, option natin is one-sided to two-sided. Ibig sabihin po nyan, isang original na ganito, na walang likod, yun po yung ibabak-tabak niya. So, bali, dalawang papel po siya na magiging ibak-tabak na. Wala pong likod yan. Ayan. One-sided to two-sided. Yan po yung ating function. Ito na. Kaka-click na po yan, ha. So, isang kopya lang gagawin natin. So, i-auto density lang natin siya. So, ibalik na natin sa gitna na naka-auto density. So, ayan. Start natin siya. So guys, yung may mga ganitong unit or doon sa may mga kakilala kayong ganitong unit, share nyo po yung ano para makita po nila yung basic operation po natin. So yung iba po, mamaya pagka ano ng live natin, so kung napanood nyo po dito, itong live namin ngayong morning po, mamayang hapon po doon sa troubleshooting. So marami tayong mga customer po na merong mga ganitong unit. So kaya meron na kayo magiging idea para dun sa basic maintenance. Okay? Ayan na po, nakabak-tabak na po siya. Ito, oh. Yan, one-sided to two-sided. So, nakabak-tabak na siya. Ayan. One-sided to two-sided yan. Yung original ko, tignan nyo, wala siyang likod, oh. Oh. Wala pong likod yan. Okay? So, oh. Ngayon naman, yung second natin is ito. 2 is to 2. Yan, sa pangalawang boto natin, 2 is to 2. So, meaning yan, eto na po siya. Back to back na siya. Yun yung gagamitin natin para i-photocopy. So, ayan na. Salang ko lang po ito. Nakaset tayo ng 2 is to 2. So, start na lang natin siya. Ayan. Napakadali. Pwede kang magkape habang nakasalang po yan, no? So, hindi po dito kasha hanggang ano, siguro mga 25 to 50 lang po ito. Depende po sa kapal ng bond paper ninyo. Kasi pagka medyo makapal yung bond paper ninyo, taas ang ano yan. Konti lang po yung naisasalang natin dito sa ADF. Ayan. So, shoutout natin yung ating mga viewers. No? Yan sa mga branches namin. Sa Bigan, sa Bicol, sa Baguio, sa Iloilo, sa Cebu. Yan sa mga OIC din natin dyan, sa ating mga branches. Pati sama na rin natin yung sa Caloocan branch, no? Oo, shoutout po kay Sir Reden Legazpi ng atin pong Copper Online Baguio. Okay, kay Sir Alan Manalo naman po ng CPI Main. So, ayan na po. Okay, so meron tayong nawawala dito. Ano yon? Yung ID. So, sa ID natin, check natin, ah, kung nandito pa sa features yung ID. Ayan. Tingnan natin kung may ID. Wala siya nakalagay na ID. So, pwede natin gamitin to. One-sided to two-sided combo. Ayan. Okay? Okay. Exit. Ayan. Exit. So, ito, one-sided original po yan. Yan yung mga ginagamit po natin sa ID, no? Balik lang natin sa short muna. Kasi short muna tayo, maya na natin yung long. Okay? Pipindot, kasi naka-auto enlarge siya, pipindutin nyo siya. Kailangan mag 100% po siya dito. Dito po yung status ng ating reduce and enlarger. So, kailangan 100% po yan. So, yan. Lama ID. Kaya muna ako ng ID. Papagalitan nila ako dito. Ayan. Okay, habang nag-ano tayo ng magandang ID. Ayan po. Ito yung sa ating ano. Ito naman yung orientation naman yan. So, pwede nyo siyang i-click. Pwede hindi naman po. So, ano lang naman po siya. Kung patayo, patayo din yung lalabas yan. Pag pahiga, pahiga din. Bukod po doon, meron din tayong short. So, short. Yan, short dito. Ito, may ID tayo, no? So, isasalang lang po natin siyang ganito dito sa salamin. Ayan.
Ito, kadalasan po ginagamit ng mga ano natin, no, yung mga nagpapapotocopy dyan ng ID. So, magpe-press po tayo ng isa. Start. Ayan, i-scan niya po yun. Then, pangalawa, tatob lang natin to. Then, ayan po. Sasalang din, start lang po natin. So, ayan, doon sa mga nagtatanong po kung paano gamitin yung sa ID. Ayan na po. So, sobrang itim po niya kasi hindi natin siya pinalitan ng setting. So, ayan na po. ID ninyo, nandyan na. Isang salang lang po, dalawang papel. Eh, isang papel lang po, nandyan na yung dalawang ano. So, pwede nyo po siyang i-adjust dito, no? Kayo na lang po bahala magtimpla mga kakopyer online kung paano ninyo siya ilalapat ng ano ng saktong-sakto kasi hindi po talaga natin 'to masakto unless na ilalapat ninyo ng ano. So dahil naka-text po tayo, ayan mapansin ninyo, solid na solid po yung output niya. So ulitin natin, gay natin yung ID. Ayan. Papalitan natin siya dito sa orientation. Pakita niyo sir. Ito, ayan, nakita niyo po naka-text po 'yan, ha. Gagawin ko po siyang original ng ito, original type na naka-text photo or pwedeng photo rin po kasi ID yung pinipicture natin pero pwede na lang text photo. Ayan. So okay lang natin yan, text photo na po ito. Then one-sided combo to original, so ganito po yung kalalabasan niya, so hindi lang masyadong maitim. So start lang natin ulit. Ayan. Karamihan, maraming ano, maraming tatanong kung paano gamitin yung ganito eh. Kasi kadalasan sa mga client natin is mga nandun sa may mga malalapit sa ano, kailangan ng pictures or photocopy ng pictures nila. Ayan po, so medyo nag-light na po siya. Pwede na po yan, pwede pa po natin i-adjust sa auto image density or yung ating density na ano, ayan. So kung kanina medyo maitim siya, ayan oh, makita hindi niya kita yung mukha. Ito po, ayan, makita niyo po medyo kita pa. Pwede pa natin yan i-lighter po, no. So okay lang po yan. Bali na ganyan po yung ating proseso. Pwede niyo pong i-adjust yan depende po dito sa pakalapat ninyo. So kung yung unang kopya po nakataob, nasa likod po yung unang kokopya na, then pangalawang scan is nakaharap naman po. So lalabas po siya ng ano na, gano'n na. Yun. Okay? So features na natin yon. Sa reduce and enlarge naman po, meron tayong up to 200 lang po na ratio hanggang 50. So ayan po yung ano nito. Yan, pwede niyo po yan i-adjust. Halimbawa na A4 po yung ikokopyahin ninyo. Halimbawa, short to A4, konti lang po yan. Siguro mga 93% lang. So, kapag ka naman mga long to short, siguro mga 90, eto, pwede rin yung 93. Pagka A4 naman po, ayan, makita nyo. May mga ano naman po siya dito. So, ayan, try natin tong 141. I-enlarge po natin siya. So, makita nyo kanina, di ba 100% to? Ayan, 141% na yan. So, tanggalin na natin to. Pindutin nyo lang, matatanggal yan. So, try natin yung picture niya. Aka-text photo pa rin tayo, ha? Ayan. So, itong ano na to. Ayan, maliit lang yung original niya. Hindi po niya sinusukat yung tatanda natin sa enlarger at reducer po. Hindi niya sinusukat kung ano yung size ng band paper. Ang dinedetect niya po dyan kung ano yung size ng kinokopya ninyo. Ayan. Halimbawa, hanggang dito siya. So, may space ka dito. Diba na? Halimbawa, ito, kalahati lang. Itong area na to yung kukopihin nyo. Pero may space ka dito. Matitrace niya pa rin yan ng buo. So, dahil maliit na yung original natin, enlarge natin 141. So, babaan ko na lang yung density. Ito yung purpose ng density natin. Ayan, maganda yan. Puro combo-combo na to, ha? Ayan. Oh, na-enlarge na po at nag-light na yung kopihin niya. Compared dun sa kanina natin, no? Ayan o, solid yun. Text yun, ito, text photo po na naka-reduce pa yung image density. Ayan. So, okay. Ayan na po. Kung i-reduce naman po natin, ayan, pindutin nyo lang po itong reduce enlarge. Katabi lang po yan ng ano. So, gawin natin 50% or 45 yan. Siguro. Gan 25 yata ito, alam ko eh. 25. Wala yung ano nyo naka. Alam ko hanggang 25 to eh. Yan, oo nga, hanggang 25 nya. So, sagad ko na hanggang 25.
Ito yung mga default lang na ano nagagamit. So basically yan talaga yung madalas nagagamit natin. So guys, yung scanner pala na ito, no? Ayan, nakita nyo, ang liit. Andun siya sa dulo, napakaliit. Ayan po yung ating 25%. So ito yung buong bond paper ninyo. Yung 25%, ayun lang po siya. Ayan, no? Short bond paper nandito, ayan, no? Napakaliit. Ayan. Kasi ang dinedetect po niya is yung, ito. Yung size nito. Ayan, hanggang na lang siya. 25%, ayan. Okay. So ayan naman, yan yung ating reduce and enlarge. So pwede niyo po siyang iset ng gusto ninyo. 200 alam ko 400 to eh. Ayan, hanggang 400 po yan. 25 hanggang 400% po yung ano niya. So pinaka ano natin, dapat may balik ninyo siya sa 100%. Kasi hindi po ninyo makukopy ano. Basta pag halimbawa na meron kayong gustong nakasave pa dito yung ano ninyo, clear modes na lang natin. Ayan. So punta na tayo naman dito sa long. Ganun din po, kahit sa short, kahit sa long, pwede rin po kayong mag ano nyan. Ito, ayan. Ganito kakapal lang po yung pwede natin lagay dito sa bypass. Hindi po natin siya pwede kargahan ng marami. Ayan. So, ayan. Kahit po ID po yan, lagay lang po ninyo dyan. So, set nyo po ng bypass. Same din po, kahit gamitin natin yung ano. Basta, pag sa ID po, huwag nyo pong ipipindutin nyo po yung ano ito. Auto-reducer, kailangan naka 100% po yan. Okay lang natin. Ayan. Dapat naka 100%. Ayan. So, start lang natin. Okay. Ayan, scan nyo na yung isa, then start. So, ayan, putol yung ano niya. Kasi nilagay ko siya dito sa bandang gitna eh. Ayan. Kaya dapat, tandaan ninyo, pag mag-set kayo nito, kung saan yung nakalapat niya, tutupin nyo lang itong, ito yung tip natin dyan eh, pag sa ID. Tutupin nyo lang ito eh. Tapos, igaganyan nyo siya oh. Ah. Tapos doon nyo ilalagay yung ID din. Didiinan nyo lang ng mild. Tapos tatanggalin nyo na to. Doon na siya babagsak. Kung saan ninyo nilapat, doon siya babagsak. Okay? So guys, yan. Naiano na natin sa inyo yung ating reducer and enlarger. Sa ID. Sa back-to-back. Yung one-sided, two-sided. Tsaka yung two-sided, two-sided. Tapos yung ating image density at yung ating original, no, kung anong type ng original type natin, kung text or text photo or pwedeng photo. Ayan po yung ating mga function. So dito naman po, balik tayo sa home, sa scanner po. Ayan, pwede po tayo magano ng scan to email and scan to folder. Ito po yung sineset po natin. Kailangan lang po natin dito is RJ45 tsaka network po, no, or router. Yan, para magamit po natin yung function na yan. So, ganyan ko na muna, okay. Diyan natin magagamit yung function na yan. So, next natin is yung PAX po. May gumagamit pa kaya ng PAX? So, disregard na natin yan kasi minsan wala naman po masyadong gumagamit ng PAX. Meron po yan dito, saksakan, line tsaka telephone. Dalawa po yan. Kailangan yun yung may connect natin dito para magamit po natin yung PAX. Kumagana po yan. So, ito naman po yung printer natin. Yan, print jobs, other function. Print from device. So, kung meron kayo po na USB na ipiprint ninyo, pwede nyo siyang gamitin. Ito yung kagandahan sa features nito. Hindi kagaya po dun sa naunang model natin, yung MP2000 tsaka MP2500. Wala po siyang ganito. So, ito po, pwede mo siyang lagyan ng saksakan ng USB para makapag-print po tayo, no? Yan, dito po yung ano niya sa gilid. So, pwede rin po yung SD card, eh, no? Makita niyo, ito yung sa USB, ito naman yung sa SD card. Print or scan po, pwede niyo po yan ipasok dyan. Kung may scan kayo, dito, colored po ang scanner nito, pero black and white or monochrome lang po yung print niya, ha? Tandaan yan, guys. Okay, so ayan po, wala na po yan iba. Yan lang po yung ating mga features ng
kapir. Baka po may mga katanungan po sila dyan. Pwede natin yan yan. Sana ba yung ano natin? Ayan. Okay. So, 30 copies per minute po ang ating unit. So, mas madali kung dito ninyo siya. So, basic cleaning na, sabay na natin yan. O, ito. Bubuksan. Ayan. Makita nyo po dito. Ito ang kagandahan dito kasi pagka nagano siya, may instruction siya na malalaman mo kung saan talaga yung ano, open cloth, open cover, yan sa harap. Dito naman sa front, ayan, makita mo rin yan. Ayan, open cover. Naka-indicate siya kung ano yung open cover niyan. Dito naman sa gilid, maangat lang po. Take note lang guys, ito kasi ay ano, ito yung disadvantage dito kasi madaling masira po yung sa area na to, no? Ito yung disadvantage dito. Kasi pag hinila po ninyo ng ganyan yan at napersa, napuputol po kaagad yung hook niya dito. Yan yung disadvantage. Kaya ito, ingatan niya lang guys, itong area na to. So mapansin nyo, nandito sa harap niya is yung fusing, tapos dito naman po yung ating transfer, ito yung transfer roller niya. Ayan, dito siya nagbabak-to-back sa side na to. Ito, madalas na masira sa handle niya. Kaya yan, maingatan po ninyo. Kasi may sensor yan dito. Ayan, napansin nyo, open cover. Ayan, cover is open, close the blinking cover. Ayan, makita nyo kung alin dito. Ito, paano siya, kailangan yung sarado lang yan. Ayan, mga naka-indicate yan dyan sa mga kaita. So, napakadali. So, kung beginner po kayo, ayan, itong makina na to, pwedeng-pwede po. Beginner, ayan. Ganyan lang ninyo siya. So, kailangan, lapat na lapat to. Kasi, yan, minsan, naiipit yung papel. Yan natin, madalas binubuksan natin. Bypass natin. Ayan. 220 volts, 30 copies per minute, 25 by 400% enlarge and reduce, tapos ato legal size yung kanyang papel, ito po, yan. Kaya madalas lang po natin ditong na giging problema, jamming, no, jamming sa fixing, yan, madalas lang po yun. Pero bukod po dun, wala naman pong ano, wala naman pong iba. So guys, bali yan po. So ano pa, Sir Mike, baka meron kang may dadagdag. So ayan, so mamaya dagdag natin yung ano, mga i-teaser na natin yung kung paano yung troubleshooting at saka yung proper na maintenance ng ating PCU o yung imaging unit natin. Ayan, so eto, basically, yun lang po yung madalas talaga na ating ginagamit na function. So, kung meron pa po kayong ibang mga ano, ayan, kasi may mga option pa po ito. Pwede natin siyang set. So, ayan, program ko siya na hindi naka-highlights siya, naka-coated, naka-text. Ayan. Program lang natin siya. Saan po yan? Ayan. Yes. So, ayan. Maganda po dyan dahil ano, colored scan na rin ito, partner. Opo, yes. Uh-huh. Colored po yung scan nito. So, kung colored po ito, ayan, pwede nyo po siyang scan ng ganyan. Pwede nyo rin pong isalpak yung USB ninyo, scan nyo ng color, papasok na po yan dun sa USB ninyo na naka-colored. Ayan. So, ayan. So, ano pa? Baka po may tanong kayo, pwede natin yung sabay po dito sa live natin. So, anong malapit na po pala tayong mag, ano, okay? So, mamaya, abangan po ninyo yung live namin doon sa mga nakapanood ngayon. Kung meron po kayong mga kakilala na, ano, na may mga ganitong unit, ayan. So, hindi na po ito yung luma, no? Bago na po itong makina na to. So, ayan. Hindi po siya may sasama doon sa mga old models kasi itong MP301 is medyo bago-bago pa po ito. No? Sige, thank you po. Bye-bye!